Dagdaklara na po ng ASF outbreak ang 6 na bayan sa Batangas. Alamin natin ang update sa report ni Benji Durango Live. Benji? Noel, nandito tayo ngayon sa Ground Zero o yung pinakatinamaan, pinakaapektadong bayan. Dito yan sa may bayan ng Lubo. Naapektuhan ito, grabing naapektuhan ito ng African Swine Flu outbreak. 17 out of 26 barangays ang tinamaan ng sakit dito sa kanilang bayan na patuloy naman na kinocontain ng lokal na pamahalaan. Pero ang effort na yan ay hindi lamang dito ginagawa sa Lubo, kundi sa buong probinsya ng Batangas. Ang mga tanawin noong pandemya tila nauulit dito sa Rosario, Batangas dahil sa takot na kumalat ang African Swine Flu. Sa barangay San Isidro, binubugahan ang disinfectant ang mga gulong ng sasakyan papasok ng kanilang barangay para masiguro na walang ASF virus na makakapasok. Mixture po siya ng chlorine yung powder po, tapos yung Sonrox and detergent powder. I-mix lang po nila yun. Mas mahigpit naman sa barangay Nasi. Sila ang kauna-unahang nagsagawa ng disinfection. Damay ang mga sasakyan, papasok at palabas ng barangay. Ang mga binibiyahing baboy, pinaliliguan din ng disinfectant. Ang mga delivery rider na gaya nito, hindi rin pinapapasok. Dahil sa ASF, bawal po. Isang buwan na raw nila itong ginagawa 24/7 buhat ng mabalitaan ng sakit sa Lubo, Batangas. Yan po, bago pa po nag-uumpisa yung tagkasakit niyan, amin na pong hinigpitan at kami ang kauna-unahang nagtayo dito ng disinfect. Tulad ng maraming bayan sa Batangas, pagbebenta ng baboy ang pangunahing kabuhayan ng mga taga-Rosario. Dalawang linggo nang nakadeklarang red zone ang bayan para maalerto ang 48 barangay dito. Nag-ano kami ng sa ASF, yung emergency situation, ano, para yung mga baboy namin na within 500 meters radius o 1 kilometer radius ay mabigyan ng bakuna. Ang problema, ang dating isang buong baboy na nabebenta ng 20,000, 2,000 na lang ngayon, pahirapan pang makabili. Wala silang mapapagbintahan ng mahal, walang kumuha ng mahal. Si Mang Marchito galing pang Nueva Ecija. Dito sa Rosario, humahangon ang buhay ng baboy. Ngayong araw, aapat lang ang kanyang nabili. Yung nga po, mahirap na po kumuha ng baboy ngayon dito. Gawin na, mayroon mga bakterya na raw. Tuloy-tuloy naman daw ang kanilang ginagawang testing. Nitong huling operasyon, nag-negative na mga baboy na kanilang tinetest. Baka raw sa Lunes, babalik na sila sa pink zone. Magluluwag na rin sa mga entrada ng mga barangay, pero ihingi pa rin sila ng bakuna kontra ASF. Tuloy sa Rosario, population namin sa baboy, 125,000. Na? Para yung mga magbaboy namin ay magkaroon ng peace of mind, mabigyan ng mga bakuna. Sa buong Batangas, 28 barangay na apektuhan ng sakit mula sa mga bayan ng Rosario, Calatagan, Lian, Talisay at Lipa. Ang pinakatinamaan ang bayan ng Lubo. Sa aking panayam kay Konsehal Lito Hernandez ng bayan ng Lubo, nasa 2,000 baboy na ang namamatay buhat na magsimula ang outbreak. Pinangangambahan ngayon na dumami pa dahil nahahawa na rin ang iba. Dito sa aming bayan, halos 17 na barangays na ang affected ng ASF. Ang kanila nga lang feeling ay sana yung mga natitirang healthy swine, yung healthy na baboy, ay kung mapatunayan na negative, ay may labas naman. Pero hindi pa raw malinaw ang plano para sa mga healthy swine na pwede pang pakinabangan. Kaya lang hindi ito pinapayagan sa mga quarantine checkpoints palabas ng bayan. Sana kung matest na negative sa ASF yung kanilang mga alagang baboy, payagan sila na mailabas at maibenta sa labas ng bayan ng Lubo ang kanilang mga alaga para kung kahit papaano ay makabawi sila dun sa puhunan na kanilang inilaan dun sa pag-aalaga ng baboy. Noel, maaga pa lamang kanina, binalita na sa atin ng Office of the Mayor Lota Manalo na magpupulong, magkoconvene ang lokal na pamahalaan ng Bayan ng Lubo para matukoy kung anong ayuda ang ibibigay nila sa mga apektado. Samantala, may nakalaan naman na 4 million pesos na pondo na bahagi ng kanilang Quick Response Fund para matulungan itong mga apektadong hog raisers. Lunes nang magdeklara ng state of calamity ang bayan ng Lubo dahil sa patuloy na paglobo ng epekto ng African Swine Flu. Noel? Salamat, Benjo Durango.